Ito ang ilan sa mga huling sandali ni Jayrens Kilario na makikita nyo na bibo-bibo at magaling sumayaw bago naging leader ng isang grupo doon sa Socorro, Surigao. Mapapaisip ka talaga, sa murang edad na 21 years old, paano kaya naging leader ng isang very organized na group si Jayrens Kilario na tinawag na ngayong Senyor Aguila. Tapos kung mapapansin mo talaga sa video, grabe yung treatment sa kanya, no? Talagang parang president, talagang devoted na or yung descendant ng isang Diyos. So, ibang-iba yung pagtrato sa kanya, sinasamba talaga siya, and makikita mo na supreme yung kanyang position dito sa isang grupo na ito na located doon sa Socorro, Surigao. Balikan natin noong kabataan ni Jayrens. So, before siya naging Senyor Aguila, makikita nyo na, wow, huma-heartthrob siya. Nag-join siya sa mga pageants, tapos makikita nyo na alive, full of hope, full of ambition. So, medyo active siya, no? Makikita mo na there's something sparkling in him nung kabataan niya na parang gusto niya talagang nangangarap na maging isang successful na tao. Ayan, guys, oh, na positive talaga yung vibes niya, tapos wala kang mararamdaman na toxic energy. Pero, ayan, biglang nagbago ang ihip ng hangin at ibang-iba na yung itsura niya ngayon. So, makikita nyo yung before and after na difference na dati, fit siya, tapos ngayon, lumusog siya, no? Tapos, nung doon sa hearing, Senate hearing, the way na magsalita siya, ibang-iba na, no? Parang there's something na nagbago talaga sa kanya na kapag nakikipag-usap ka sa kanya, parang nakikipag-usap ka na talaga sa isang senior, no? Yung senior talaga ng isang grupo. So, nag-transform totally si Senyor Aguila. So, from Jayrens Kilario, naging Senyor Aguila ng Socorro na Bayanihan Services Incorporated. Kung correct yung nasabi ko na name ng grupa. Masusurprise ka talaga kasi ganito kalakas yung mga ibinubuhos na suporta ng mga miyembro ng kapihan towards sa kanilang organization at lalong-lalo na kay Senyor Aguila. So, mapapansin mo na, wow, talagang devoted talaga itong mga members na ito, no? And full support talaga sila na kinalimutan nila yung buhay nila doon sa kanilang bayan at lumuwas at pumunta sa isang bundok para magtayo ng isang community. And yan yung kapihan na community, if I'm not mistaken. And may kita nyo na talagang wow. And may mga ano sila, celebration, mga events na sineselebrate talaga yung kung sino yung mga leaders, such as si Senyor Aguila. Yan yung example is yung Pete Senyor, no? So, wow! Magtataka ka, may mga ganito palang mga grupo dito sa Pilipinas, no? Tapos, may isang revelation na napili siya bilang isang leader dahil meron daw siyang kapangyarihan na pwede niyang i-stop yung rain, tapos mapapakanta daw niya yung mga langgam. So, yan yung mga miracles daw na kayang ipatupad ni Senyor Aguila. So, nung ongoing na yung hearing doon sa Senate, marami ang nalungkot, no? So, marami ang nalungkot sa mga members ng kapihan dahil nga parang nakakaramdam na sila ng threat na there's a possibility na pwedeng mabuwag yung kanilang organisasyon. Itong isang clip naman ay yung isang angle, no, na nagpreprotesta sila, justice for the kapihan and justice for Senyor Aguila. Pero mapapansin mo talaga yung age na parang wala, hindi angkop sa itsura niya yung age niya, no? Kasi sobrang malusog siya dyan. Medyo mas mature talaga yung itsura niya kaysa sa age niya na akalain mong parang nasa early 30s, mga 30-ish na ganun yung age niya. Pero ang actual age pala niya is 21 years old. So, napakabata pa lang niya na maging leader ng isang kapihan. So, ayan guys yung itsura niya. So, parang marami ang nagsasabi na pwedeng may mga influential factors na i-consider kasi pati the way he thinks daw, pati the way na magsasalita siya ay ibang-iba doon sa mga nakakakilala sa kanya noong hindi pa siya pumapasok sa kapihan. So, ang dami nagtataka kung
ano nga ba yung totoong nangyari kay J. Renz Quilario na also known ngayon as Senyor Angela. Ayan. Ito ang Socorro Bayanihan Services Incorporated na located sa isang island na parang bulubundukin na isang island, no? Tapos, masusurprise ka talaga kasi talagang well-respected dito si Senyor Aguila, no? Ayan. So, sineselebrate niya yung birthday niya dito sa pictures na yan. Tapos, ang nakaka-amaze is meron silang radio station, tapos meron din silang Facebook page. Mapapansin mo talaga na there is a strong system na ipinapatupad ng grupong ito, no? Tapos, dito naman sa video na to, makikita nyo na, ayan, mukhang nagkakaroon ng protest. And, dito sa video, mapapansin mo na sobrang dami ng tao. So, yan yung mga miyembro ng kapihan. And, marirealize mo na sobrang dami nila, umaabot ata ng tens of thousands of individuals na pumunta dyan. Yun bang iniwan talaga nila ang kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang bayan para lang pumunta dyan sa kapihan? And nagpaprotesta sila na marinig nyo na hustisya kasi mukhang malapit nang mabuwag ang grupong ito. Kasi nga, sunod-sunod na yung Senate hearing eh. Tapos, na-invite pa yung mga leader ng kapihan. So, I'm not sure kung nandun pa rin sila sa Manila na ongoing yung hearing. Kaya, I'm not sure kung ano yung mangyayari sa grupong ito. Kasi nga, ni-restrict na yung pagpapatayo ng mga additional na structures sa area. Kasi nga, di ba, medyo nagkakaroon na ng... Nga, parang may unti-unting na i-reveal na parang laws na mukhang there's a violation na ginagawa ng mga grupo. That's why very serious yung pag-i-investigate ng gobyerno tungkol sa pag-create ng group na ito, yung mga activities nila, and yung real agenda talaga. Ang tanong, ano na kaya ang kahihinatnan ng mga miyembro ng kapihan, or ito yung Socorro Bayanihan Services Incorporated. Tuluyan na nga ba itong mabubuwag right after ng investigation doon sa Senate hearing, no? Kasi mukhang unti-unting may mga nauungkat na talaga. So, balibalita din na parang merong atang nag-deploy ng mga kapulisan para magbantay sa lugar. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. Baka babalik yung mga miyembro sa kanilang lugar. Pagkatapos ng Senate hearing, ano na kaya ang mangyayari kay J. Renz Quilario or kilala bilang si Senyor Aguila? Mahaharap ba siya sa mga different kinds of cases after ng hearing, or ibabalik siya doon sa or babalik siya doon sa kapihan and iko-continue niya yung mga ginagawa niya as a leader ng kapihan? Pero hindi natin alam, kaya mag-update na lang tayo sa mga susunod na pangyayari doon sa Senate hearing. So, I hope na may natutunan kayo dito sa video na ito, especially about sa mga ganitong formation of groups. Kaya, thank you and I hope nakarelate din kayo.